Tumayo po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin yarin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tayo po ay muling tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog po tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat upang ang paniniil ng kalaban ay kaniyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong aminawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa, hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas, gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit, at siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngasbang maghabla sa akin. Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo
ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako yung dinggin sa panahong yung ibigin. Poon ako iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba, kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko, sa akin bumagsak paghamak sa iyo. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kaya naman ako'y wala nang magawa. Ang inasahan kong habag ay nawala. Ni walang umaliw sa buhay kong aba. Sa halip na pagkain nang ako'y magutom, ang dulot sa aki mabagsik na lason. Suka at di tubig ang ipinainom. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Pupurihin ang Diyos aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy di malilimutan. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Magsitayo po ang lahat. Sa'yo, Panginoong Hesukristo, nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Hari naming Hesukristo. Ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo, na kami minamahal mo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapon ng Pangpaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kaniyang ganito ang ipinasasabi ng guro, 'Malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa.'" Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing iyon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain,
nangusap si Jesus. Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Nanlumo ang mga alagad at isa-isa'y nagtanong sa kanya, ako po ba, Panginoon? Sumagot siya, ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya, mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon. Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, Guro, ako po ba? Sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsabi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kagaya po ng aking sinasabi, ngayong panahong ng Semana Santa, ang ating palakpak ay hindi nangangahulugang nagbubunyi tayo sa kamatayan ng ating tagapagligtas. Ngunit ang ating palakpak ay tanda ng ating walang hanggang pasasalamat dahil sa paghihirap, pagsasakripisyo at pag-aalay ng buhay ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno, tayo ay tinubos sa ating mga kasalanan at tayo ay nakahandang tumanggap ng kaniyang kaligtasan kung tayo ay patuloy na gagawa ng mabuti at magmamahal. Ngayon po ay Miyerkules Santo. Ito rin po ay kilala sa tawag na Spy Wednesday, sapagkat ginugunita natin ang araw na kung saan nagbigay pahiwatig sa Jesus kung sino sa kanyang mga alagad ang magkakanulo sa kanya. Nakilala natin siya bilang si Judas Iscariote. Kung babalikan natin ang Ebanghelyo, pumunta siya sa mga punong saserdote, sa mga matatanda ng bayan, sa mga eskriba at pariseo upang tanungin kung magkano ang ibibigay sa kanya kapag ibinigay niya ang impormasyon kung nasaan ang ating Panginoon. At napagkasunduan ang pagbabayad ng 30 pilak. Sa halagang ito, ang ating Panginoon ay ipinagkanulo. Napakasakit isipin ito. Kung sino pa ang alagad mo, siya pa ang magkakanulo sa iyo. Kung sino pa ang kasama mong kumain, kung sino pa ang kasakasama mo sa iyong paglalakbay, kung sino pa ang kasama mo sa gawaing pangkaligtasan ng Ama, ay ang siya pang unang magtatraidor at hindi gagawa ng mabuti laban sa iyo. Masakit ding isipin na ang kabayaran ng pagkamakasarili at kasakiman ng isang tao ay ang paghihirap at pagdurusa ng kaniyang kapwa.
mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto. Sa makabagong panahon, napakalakas ang panawagan at temptasyon ng katanyagan, kasikatan at kayamanan. Minsan, umaabot pa nga na kailangang tapakan, yurakan at hamakan mo ang ibang tao para lang makamit mo ang iyong sariling pangarap. Ipinapaalala sa atin ngayon sa ating ebanghelyo na ang kasamaan, ang pagiging tuso at ganid ay isang maling gawain at daan. Kinalaunan, bubulagin at bubalabugin din tayo ng ating mga konsensya, kagaya ng nangyari kay Judas Iscariote. Hindi pa man niya nagagamit ang 30 pilak na ibinigay sa kanya, ay nadurog na ang kaniyang puso nang malaman niya na ang hatol sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno ay kamatayan sa krus. Sa kabilang banda, sa kabila naman ng mga taong ganid sa salapi at kayamanan, nananatiling mabuti ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kailanman hindi siya nagtanim ng galit, nanatiling walang kupas, nanatiling walang kapantay ang kanyang pagmamahal. Ganito ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pag-ibig na laging maghanda, handang mag-alay ng buhay para sa kanyang minamahal. Pag-ibig na laging nagsasakripisyo. Pag-ibig na handang magpatawad. Pag-ibig na nananatiling mabuti sa kabila ng kasamaan ng mundo. Pag-ibig na hindi nababahiran ng anumang kasakiman. At pag-ibig na sa bandang huli ay maghahatid sa ating tunay na tahanan, ang kalangitan ng Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang nalalapit tayo sa Biyernes Santo, taglay ang pagtitiwala sa ating mapagmahal na Diyos. Alalahanin natin ang mapanligtas na gawain ni Kristo na kanyang lingkod. Sa bawat panalangin, ang atin pong itutugon, Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga nagdaranas ng hindi makatarungang pagdurusa, naway magdanas, magtamasa ng pagpapaginhawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang malinis na budhi. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang ating mga sariling pagdurusa, naway magpalago ng ating pananampalataya sa Panginoon. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga kasama natin na nagpapaliban ng kanilang pangungumpisal, bunga ng pagmamalaki, takot o katamaran, naway maging bukas ang isip sa pangangailangan sa kapatawaran ng Diyos, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga may sakit at lahat ng nagdurusa,
Naway makaranas ng nakapagpapagaling na presensya ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Panginoong Diyos, ibinigay mo sa amin ang halimbawa ng iyong anak upang ipakita sa amin kung paano mabuhay at mamatay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Pagsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain at gawin mo ang pagganap namin sa pangkasalukuyan sa pagpapakasakit ng iyong anak ay magdulot sa amin ng katapatang wagas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kaniyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kaniyang kusang loob na katapatan. At magaganap na ang pag-alaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan,
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakadami naming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama
ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit tayo sa Kanya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Huwag mong naising lisanin kita, wala kong hangari. Ika'y mag-isa, san man magtungo, ako'y sasabay. Magkabalik at sa paglalakbay, mananahan sa tahanang sisilong sa'yo, hiyayakapin ang landasin at bayan mo. Buon ko ay aking ipagbubunyi at iibigin ng buong sarili. San man abutin ng paghahanap, ikaw at ako'y magkasamang ganap. Ipahintulo nawa ng Panginoon, ni kamatay ay maglalako, anino ng kahapon. Dahil pag-ibig ang alay sa'yo, mananatili ako, huwag nang
magwa wakas ang paglalakbay. Mananahan sa tahanang sisilong sa'yo, iyayakapin ang landasin at bayan mo. Patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak na sa pagdiriwang na ito ay siyang nagaganap. Ipagkaloob mong kami makapanalig ng wagas sa kaloob mo sa aming buhay na walang wakas sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ligtas mo
kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.